ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karunghan at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin yung lahat. At sumayin rin. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali rin po, Father. Kasama ni Father Richard at ang buong sambayanan, iaalay natin ang misang ito bilang pasasalamat sa Diyos at ating alalahanin sa ating pagtitipon lahat ng ating mga panalangin, lalong-lalo na para sa ating mga familia, kaibigan, kamag-anak, at lahat ng mga may sakit. Upang tayo'y maging marapat na gubanap sa banal na pagtitipon, buong kababahan loob natin aminin ang ating mga pagkakasala. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, silayan mo ang kalooban naming pinababanal ng kusa naming pagpapakasakit para sa pagbabagong buhay. Paunlakan mong pakinggan ang aming mga kahilingan, pakundangan sa pagbubunsod mong ikaw ay aming paglingkuran sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Haring Nabucodonosor, Sadrak, Mesak, at Abednego, totoo bang hindi kayo sumasamba sa ribultong ipinagawa ko? Tanong ng hari, iniutos ko sa inyong sumamba kayo sa ipinagawa kong ribulto sa sandaling marinig ninyo ang tunog ng mga instrumento. Kung hindi, ipahahagis ko kayo sa naglalagablab na pugon. Tingnan ko lang kung may Diyos na makapagliligtas sa inyo. Sinabi ni Sadrak, Mesak at Abednego,
Mahal na Hari, wala po kaming itututol sa inyo tungkol sa bagay na ito. Gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa pugong iyon at sa inyong kapangyarihan. At kung hindi man niya gawin ito, hindi pa rin kami sasamba sa rebultong ipinagawa ninyo. Namula si Haring Nabucodonosor sa tindi ng galit kina Sadrak, Mesak at Abednego. Kaya iniutos niyang painitin makapitong ibayo ang pugon. Iniutos din niya sa pinakamalalakas niyang tauhan, nagapusin sina Sadrak, Mesak at Abednego at ihagis sa apoy. Walang ano-ano'y napalundag si Haring Nabucodonosor. Pamanhang itinanong niya sa kanyang mga tagapayo, hindi ba tatlo lamang ang inihagis sa apoy? Opo, kamahalan, sagot nila. Bakit apat ang nakikita kong lalakad-lakad sa apoy at hindi nasusunog? At yaong isa, ang tingin ko'y Diyos. Dahil dito, sinabi ng hari, purihin ang Diyos ni Sadrak, Mesak at Abednego. Nagsugo siya ng anghel upang iligtas ang mga lingkod niyang ito sa ganap na nananalig sa kanya. Hindi sinunod ng mga ito ang aking utos. Ginusto pa nilang sila'y ihagi sa apoy kaysa sumamba sa Diyos-Diyosan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Pinupuri ka namin, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno. Karapat dapat kang ipagdangal at dakilain magpakailanman. Purihin ang iyong banal at maluwalhating pangalan. Nararapat purihin at ipagdangal magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa iyong banal at marangal na tahanan. Lubhang karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka na nakaluklok sa maringgal mong trono. Karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Mula sa iyong luklukan sa ibabaw ng mga kerubin, nakikita mo ang kalaliman, ang daigdig na mga patay. Karapat dapat kang purihin at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa buong sangkalangitan. Karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Magsitayo na po ang lahat. Napupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Napupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo.
ito, mapalad ang nag-iingat sa kaniyang pusong matapat ng salitang nagbubuhat sa poong Diyos ng liwanag sa tiyag ay aning ganap. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, "Kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Lahi kami ni Abraham, tugon nila, at kailanmay di kami naalipin ni duman. Paano mo masasabing palalayain kami?" Sumagot si Jesus, "Tandaan ninyo, alipin ang kasalanan ng lahat ng nagkakasala. Ang alipin ay hindi kabilang sa sambayanan sa habang panahon. Subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Kapag kayo'y pinalaya ng anak, tunay nga kayong malaya. Nalalaman kong lahi kayo ni Abraham, gin may pinagsisikapan ninyong ako'y patayin, sapagkat walang pitak sa inyong puso ang aral ko. Sinasabi kong aking nakita sa aking ama, ginagawa naman ninyo ang inyong narinig sa inyong ama." Sumagot sila, "Si Abraham ang aming ama. Kung kayo'y mga anak ni Abraham, tutularan ninyo ang kanyang ginawa ni Jesus. Ngunit pinagsisikapan ninyong akong patayin, gayong sinasabi ko lamang ang katotohanan narinig ko sa Diyos. Hindi ganyan ang ginawa ni Abraham. Ang ginagawa ninyo'y tulad ng ginawa ng inyong ama. Hindi kami mga anak sa labas," tugon nila. "Ang Diyos ang aming ama," sinabi ni Jesus. "Kung talagang ang Diyos ang inyong ama, iibigin ninyo ako sapagkat nagmula ako sa Diyos. Hindi ako naparito sa ganang sarili ko lamang, kundi sinugo niya ako." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay ngang kayo'y mga alagad ko, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalalaya sa inyo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, magandang tanghali pong muli sa inyong lahat. Pwede po bang pakibati natin yung ating mga katabi ng magandang tanghali din? Kasakasama po natin dito si Father Richard na nanggaling po po sa Batangas at ako po ay nanggaling naman sa Pampanga, kaya napakalayo po ng aming mga pinanggalingan. At maraming salamat kay Father June dahil binigyan kami ng pagkakataon para makapag-celebrate ng misang ito ngayong Miyerkules sa ikalimang linggo ng ating paglalakbay sa panahon ng Kwaresma. Palakpakan po natin
ang bawat isa na nandirito. Alam po ninyo, napakahalaga para sa ating mga mananampalataya na makita natin kung ano ang mga aral na itinuturo sa atin, lalong-lalo na ngayong panahon ng Kwaresma. Bawat araw, may malalim na aral, turo ang ating Panginoon para tayo ay makapaglakbay ng mabuti ngayong panahon ng Kwaresma. Sa ating ebanghelyo na narinig po ngayon, dito sa ebanghelyo ni San Juan, ang pagiging malaya ang tinutukoy sa atin. Gusto ba ninyo ang maging malaya sa ating buhay? Magtaas nga po ng kamay nung gustong maging malaya ang kanilang buhay. Purihin natin ang Panginoon. Ano po? Sino nga ba sa atin ang ninanais nila ang maging alipin? Ang ninanais ng ating puso ay maging malaya parati, to be free. And in our gospel for today, napakaganda po ng itinuturo sa atin kung papaano ang maging malaya, lalong-layo na sa ating relasyon sa ating Panginoong Jesus Nazareno. Sinasabi ng ating ebanghelyo ngayon na ang sinuman, sabi niya, kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay nga kayong maging alagad ko at makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Naniniwala ho ba kayo doon? Naniniwala ho ba kayo? Katotohanan ang magpapalaya sa atin. The truth will set us free. Those who keep my word, says the Lord Jesus, are my true disciple. At ang pagiging disipulo ay hindi lamang yung binabasa o nakikinig sa aral sa mga salita ng Diyos, kundi ang sinasabi sa atin, yung isinasabuhay nila ang salita na nagagaling sa Diyos at sila'y namumuhay sa katotohanan. Ito ang tanging magpapalaya sa atin. Kaya nga po, kung tayo'y nabubuhay sa kasinungalingan, hindi magiging malaya ang ating puso. Ang sino mang hindi nabubuhay sa katotohanan, kundi namumuhay sa kasinungalingan, hindi magiging malaya. Hindi magiging malaya. Alam po ninyo, ang panahon ng Kwaresma, ito yung panahon na kung saan tayo naglalakbay para tignan natin ang ating buhay bilang mga mananampalataya. At isa sa mga marahil imbitasyon para sa atin ay maglakbay tayo patungo sa ating puso at sa sandaling tayo'y nakapaglakbay sa ating puso sa pamamagitan ng pananalangin, dito natin nakikita sa ating puso kung ano ang totoo. Dahil kailanman hindi nagsisinungaling ang puso. Diba? Kaya nga po, when you try to talk to a particular person and that person is talking from the heart, ang kanyang mga salita ay nanggagaling sa puso, alam natin na katotohanan ang sinasabi niya. Kaya nga, mahalaga po sa atin bilang mananampalataya, lalong-lalo na itong panahon ng Kwaresma, na sinusuri natin ano ba yung nilalaman ng ating puso. Dahil kung puro kasinungalingan ang nandiriyan sa iyong puso, you will never experience
freedom. Itong mga nakaraang araw po o linggo sa aming vicaria dito sa Pampanga, ngayon po kami po ay pumupunta-punta sa mga iba't ibang mga parokya para makinig at magpakumpisan. At habang ako personally nakikinig sa mga ikinukumpisal ng marami, alam po ninyo, mararamdaman mo na marami sa ating mga kapatid na mga mananampalataya na nanaghahanap sila ng katahimikan sa kanilang puso. At isa po sa nagpapaligalig sa kanilang puso ay yung mamuhay sa kasinungalingan. Kaya nga, kapag sila ay nagkakaroon ng lakas ng loob para makapagkumpisal at aaminin kung ano yung pagkakasala na umaalipin sa kanila, mararamdaman mo kung papaano magiging malaya ang kanilang puso. Lumalaya ang isang taong tanggap at umaamin sa kanyang mga pagkakasala at natatanggap ang awa ng Diyos. Kaya nga, sa Ebanghelyo, dito ang itinuturo sa atin ni Jesus. Dahil sabi ni Jesus, ang sino mang namumuhay sa kasinungalingan, ito ang taong nabubuhay sa pagkakasala. Kaya tignan natin muli, suriin natin ang ating buhay bilang mga mananampalataya. Kung gugustuhin natin maging malaya, lalong-lalo na sa pagkakataong binibigay sa atin ng Panginoon, lampo ninyo, ang sakramento ng kumpisal, ito ang makakatulong sa atin. Kaya nga iniimbitahan ng marami sa atin, magbalik loob. At sa pagbabalik natin ng loob sa ating Diyos, sa pamamagitan ng pagkukumpisal, ito po ang tanging magbibigay ng katahimikan sa ating puso. Kaya dasal ko bilang isang pare, lalong-lalo na ngayong araw na ito, sana biyayaan ng bawat isa sa atin na kung sino man sa atin sa oras na ito ay alipin ng pagkakasala, ito ang isa sa napakagandang biyaya na pwede mong matanggap sa araw na ito, ang magbalik loob. Amen. Magbalik loob sa ating Panginoon. At sa iyong pagbabalik loob, garantisado po ito, magiging malaya. Magiging malaya ang iyong puso. Amen. Ang Poong Nazareno, ito po ang inihiling sa atin parati. Mamuhay tayo sa katotohanan. Dahil ang katotohanan, ito ang nagpapalaya sa atin. The truth will always set us free. Magsitayo tayong lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, ang Diyos ang walang hangganang pinagmumulan ng katotohanan, kalayaan at lakas. Hilingin natin sa Diyos na loobin niyang matamo natin at ng lahat ng tao ang kaganapang ninanais niya para sa atin. Ang ating itutugon, Ama, gawin mo kaming ganap. Tayo pong lahat. Ama, gawin mo kaming ganap. Ang lahat na naghahanap sa katotohanan, naway maging bukas at malaya ang isip sa mensahe ni Jesus at ng kanyang simbahan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap. Ang ating mga
taimtim na gawain ngayong Kwaresma, naway makatulong upang palayain tayo sa pagkaalipin ng labis na pagpapahalaga sa sarili. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap. Ang ating pagkaabala sa materialismo na umiiral sa ating panahon, naway hindi makahadlang sa ating paghahanap sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap. Ang mga may sakit, mga dukha, mga bilanggo, mga walang kaalaman, at lahat ng nagdurusa, naway makatagpo ng paglaya mula sa mga pasanin nila sa buhay. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap. Manalangin tayo. Buting Ama, namatay ang iyong anak upang makilala ng mga tao ang katotohanan at mamuhay ng naaayon dito. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maitalaga nawa namin sa iyong ang gagawing paghahain ng iyong ibinigay upang aming maialay din sa layunin aming sambahin ang ngalan mo upang ang kagalingan namin ay makamtan mula sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa pagpapakasakit ng gilig mong anak, ang sangkatauhay minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat na pawang nais mong tubusin ng Mesiyas. Sa harap ng iyong kadakilaan, kapos ang dila naming magsaysay sa pag-ibig na makapangyarihan sa krus ay itinanghal. Sa krus, ipinasyang patawarin ang mga tao. Sa krus nagtagumpay ang ipinangakong Kristo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang hupay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo,
napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong mga banal ang mga kalob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabo sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng esposo niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami hiyadya sa lahat ng masama,
kalooban ng kapayapaan na araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, ang kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming mga pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-alis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilot po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, ang nagpapalaya sa atin. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin, pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo, at isubo po agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Sa bawat
pangwong palayo na nanangis tungyaring puso hangad pa rin ang piling mo. Paanong ako yung lisanin? Paanong ako yung imutin? Gayon man po't papawin ang iyong pagbabalik hihintayin. Sa bawat pagtawag ko sa'yo, sa bawat akbang mong palayo na nanangis tungyaring puso, hangad pa rin ang piling mo. Sa bawat pagtawag ko sa'yo, sa bawat hakbang mong palayo na nanangis tungyaring puso, hangad pa rin ang piling mo. Hangad pa rin ang piling mo. Announcement, inihahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang large size po ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size po ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang mga oras po ng ating Finance Office tuwing Lunes hanggang Huwebes at Sabado ay alas 8 po ng umaga hanggang alas 4:45 ng hapon. At tuwing Biyernes at Linggo po ay alas 7 ng umaga hanggang alas 6:45 ng gabi. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasayaw sa ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pakikinabang naming kami iyong binibigyan ng kagalingan dulot ng aming pinagsaluhan, ito naway umampat sa masasama naming hilig upang lalong tumibay ang kalooban mo sa aming pagkatig sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno,
inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasin din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noong sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Paong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.